mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong makakalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angka ng Juda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayan ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Hindi nakakailanganing ituro ni naman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, 'Kilalanin mo ang Panginoon,' sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan." Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaugpalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaugpalad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaugpalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari iyong pagtatapat, at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaugpalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halamanan sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaugpalad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dala sa atin mapakinggan na ang Bible ay may dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan, the Old Testament and the New Testament. Nasa lumang tipan na ang plano ng Diyos ay gagawa ng bagong tipan. Nandoon na yan sa lumang tipan. Sinabi ito ni Propeta Jeremias na mga 600 years bago dumating si Jesus. Mas dakila ang paglilingkod ni Jesus kaysa mga dakilang pari noon, kasi tagapamagitan siya ng bagong tipan na higit na mabuti kaysa dating tipan. Ang dating tipan ay ginawa ng Diyos at ng bayan ng Israel doon sa bundok ng Sinai, paglabas nila sa Ehipto. Ito ay nakasulat sa bato at pinatotohanan ng mga dugo ng mga hayop. Ang laman ng tipan na ito ay ang bayan ng Israel ay maging bayan ng Diyos at si Yahweh ay maging Diyos nila. Aalagaan ng Diyos ang bayan ng Israel at susunod naman ang mga tao sa batas ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises. Sa kasawiang palad, hindi naging tapat ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel, sa kasunduang ito. Hindi sila sumunod sa batas ni Moises, kahit na pinaalalahanan pa sila ng mga propeta. Iba ang bagong tipan. Ito'y hindi nakasulat sa bato, kundi sa puso ng mga tao. Sabi ng Diyos, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ganun pa rin ang laman ng tipan.
ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Ang tipana ito'y pinatotohanan ng dugo ni Jesus na siyang paring bago ng bagong tipan. Kasama ng tipang ito ay ang kapatawaran ng kasalanan. Ang Espiritu Santo ay gagabay sa mga tao sa tipan na ito, kaya makikilala ng mga tao ang Diyos. Nang dumating si Jesus, hindi niya tinanggal ang utos ni Moises, ngunit ginawa niya itong ganap. Kaya nung tinanong si Jesus kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sagot niya ay sundin mo ang mga utos ni Moises. Pinaging ganap ni Jesus ang mga batas na ito sa pagbibigay ng mas malalim na paliwanag tungkol dito at sa pag-aalay ng kanyang sarili upang tayo mapatawad at makapagsimula uling mabuhay bilang bayan ng Diyos. Tayo ay nabibilang na sa panahon ng bagong tipan. Si Jesus na ang tagapamagitan natin. Binigay na niya ang kanyang espiritu upang gabayan tayo sa katotohanan na dala niya. Pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Mas malalim na ang ating pag-unawa tungkol sa kalooban ng Diyos. Talagang mapalad tayo. Sana mas tapat nating isabuhay ang ating bahagi sa kasunduan natin sa Diyos. Ang batas natin ay ang batas ng pag-ibig. Kaya ito'y nakaukit sa ating puso. Ito ang magpapabanal sa atin, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ayon sa katuruan ni Jesus. Now, to whom much is given, much is expected. Dahil sa mas maraming biyayang ibinigay sa atin, sana mas maging tapat tayo sa ating pagsunod kay Kristo. Salamat o Diyos sa bagong tipan na ibinigay ninyo sa amin. Inihiling po namin na mapahalagahan sana namin ang benepisyong ito at tunay naming maisabuhay ang batas ng pag-ibig na siyang bagong batas ng bagong tipan. Marinig natin sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus Nazareno sa kanyang mga alagad. Ang unang barkada, ang unang mga deboto, ang unang mga ihos at alagad ni Jesus Nazareno, ang 12 apostol, ang mga taong pinakamalapit sa kanya, ang mga taong pinili niya. At narinig natin sa Ebanghelyo, mga kapatid, tatlong dahilan, tatlong masasabi nating mithiin ni Jesus Nazareno sa pagtawag niya sa 12. Sinabi sa atin sa Ebanghelyo, tinawag sila upang maging kasama niya, upang suguing mangaral ng mabuting balita, at pangatlo, bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kasama niya upang mangaral at magpalayas ng mga masasamang kwersa. Ang unang napakahalagang hakbang ay ang makasama sila. Napakahalaga daw po ito. Kung gusto nating maging alagad, deboto ni Jesus Nazareno, kailangan kasama natin siya. Naniniwala ko, kaya po tayo nandito ngayong lahat. At mamaya nga, marami pa rin ang pupunta dito sa Quiapo. Dahil gustong-gusto nating makasama si Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, hindi lang natin siya kasama kapag tayo'y nagsisimba. Paglabas nyo ng simbahang ito, dapat kasama pa rin natin si Jesus. Gumagawa tayo ng desisyon sa buhay, kasama natin si Jesus. Kapag may pinipili tayo na mamahalin, kasama natin si Jesus Nazareno. Sa ating pamilya, kapag nasa tahanan kayo, kasama natin si Jesus Nazareno. Sapagkat kung tunay nating kasama siya, ang pinipili ni Jesus Nazareno ang siyang pipiliin natin. Isang malaking kabalintunaan na sasabihin nating nagsisimba ako sa Quiapo, deboto ako ng Nazareno, ngunit pinipili ko ang kasinungalingan at karahasan. Hindi natin pwede sabihin, kasama ko si Jesus Nazareno, pero hindi ako tapat sa asawa ko at hindi ako responsable sa mga anak ko. Hindi natin pwede sabihin, may debosyon ako sa Nazareno, pero hindi ako malinis sa aking negosyo at nandadaya ako sa aking kapwa. Sapagkat ang tunay na alagad, kasama si Jesus. At kung tunay natin siyang kasama,
nananahan siya sa ating puso. Nananahan siya sa ating isipan. Sapagkat kung kasama natin siya, tinatanggap natin ng buong buo ang kanyang pagmamahal. Hindi lang basta sumusunod tayo sa kanya, tinatanggap natin ang kanyang pagmamahal. Marami sa atin, kung hindi man lahat tayo rito, nagmamahal, hindi ho ba? Pagmahal mo ang isang tao, hindi ho ba? Yung mahal niya, mahal mo din. Sa mga kalalakihang nanliligaw dito, natatandaan nyo nang nanliligaw kayo? Kung ano ang mahal niya, pipiliin mo. Kung gusto niyang pumunta sa Quiapo, pero nung una siguro hindi ka nagpupunta sa Quiapo, pupunta ka. Siguro dati-rati hindi ka mahilig mamasyal, pero yung minamahal mo kasi gustong mamasyal, mamamasyal ka din. Kung dati-rati yung minamahal mo, ayaw, no? Ikaw mismo hindi ka nakikinig ng mga lumang tugtugin, pero yung mahal mo kasi, mahilig makinig ng mga lumang tugtugin, makikinig ka na rin kahit antok ka na. Kahit inis ka na. Pero dahil nagmamahal ka, yung pinipili ng minamahal mo, pipiliin mo din. Yung nga lang siguro yung iba, pagkatapos manligaw, nung napasagot mo na, ayun, nagkalimutan na. Hindi mo na pipiliin yung mahal niya kasi nakuha mo na siya. Di ba hindi yun ang tunay na pagmamahal? Ganon din sa debosyon. Kaya ang unang biyaya natin ni pagdasal, mahal na po ang Jesus sa Sareno, tunay kanawa naming makasama sa aming buhay. Tunay nawa naming matanggap ang pag-ibig mo. Sapagkat kung tunay natin tinanggap ang pag-ibig niya, ang iniibig niya ay iibigin din natin. Ang ikalawang gustong bigyang pansin ko na sinabing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasama. Huwag natin tignan lamang ito na dalawang magkahiwalay na gawain, na magkaiba yung mangaral at magpalayas ng demonyo. Napapanood kasi natin sa sine yung pagpapalayas ng demonyo, yung winiwisikan ng holy water, inaambaan ng krus, kasi nakikita natin sinasapian ng demonyo, yun yung mga lumulutang, umiikot ang ulo. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi lang yun ang pagkakataon na inaalihan tayo ng masama. Kapag tayo'y pumipili ng kasalanan, animo'y inaalihan din tayo ng masamang espiritu. Kaya nga sabi nila, ang unang eksorsismo ay ang kumpisal. Hindi mo kailangang tumawag ng eksorsist para magpalayas ng demonyo. Mangumpisal ka lang, pinapalayas na natin ang demonyo. At ang ikalawang mainam na paraan, ang pangangaral ng mabuting balita. Kung gusto niyo raw palayasin ng demonyo, mangaral ka ng mabuting balita. Sabihin mo yung salita ni Jesus sa Sareno. Kaya pag tayo pala nagsasabi ng totoo, tayo'y nangangaral ng awa, ng kabutihan, pinapalayas natin ang masasamang espiritu. Sinabi ko nga nung umpisa ng ating nobinaryo, tawagin mo lang ang pangalan ni Jesus. Kapag ikay natutokso, pinapalayas mo ang masamang espiritu. Magkatambal daw po yun pagsasalita ng mabuting balita at pagpapalayas ng masamang espiritu. At yun, magagawa nating lahat. Huwag nyo lang isipin yung masamang espiritong nakakatakot ang itsura, kundi sa pang-araw-araw natin, nandyan ang tukso. Kaya mga kadiboto, sa panahon na nagagalit ka, bago ka magmura, bago mo tignan yung kagalit mo, sabihin mo, Jesus, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Pag ikay natutukso, nandyan na ang tukso na mangungupit ka o tatanggap ka ng lagay o mandadaya ka sa tindahan, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Kapag natutukso kang magtaksil sa asawa mo, nagtutukso kang iwan ng anak mo, Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko. Napaka makapangyarihan ang pangalan niya. At kung ito'y sasambitin natin mula sa ating puso, mapapalayas niya ang masama. Magtatagumpay ang kanyang kapayapaan. Kapag nadedepress ka, nalulungkot ka, nalilito ka, magagawa ka ng importanteng desisyon sa buhay. Marahil may mga nagsisimba ngayon, meron kang gagawing importanteng desisyon sa buhay.
Jesus Nazareno, Panginoon ko at Diyos ko, paulit-ulit mo siyang tawagin sapagkat may kapangyarihan ang kanyang salita. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, magpasalamat tayo sa ating pong Jesus Nazareno sapagkat hindi lang ang 12 ang kanyang tinatawag. Tayong lahat tinatawag niya upang maging kasama. Tayong lahat tinatawag niya upang isugo at mangaral. Tayong lahat tinatawag niya upang labanan at sugpuin ang masama sa ating puso at sa ating paligid. Sapagkat tayong lahat mahal na mahal ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Bagamat kami hindi karapat-dapat, katulad ng mga alagad, kami tinatawag mo para makasama ka. Dalhin nawa namin sa aming puso ang iyong pagtitiwala, ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Thank you.